Ang tanging magagawa ng mga butante na minsan naiisip ko rin, ano ba talaga gusto ng mga Pilipino? Talaga bang ang mga Pilipino ay naghahangad ng na mapabuti ang bansa at ang mamamayan? Yan ang tanungin mo eh. Di ba? Kasi bakit ganyan ang nangyayari sa ating bansa? Hanggang sa nauuwi na tayo sa pagiging bobo. Bunsod na rin ang panloloko ng mga politiko at yung pagiging ayaw nang tanggapin ng mga naloko na tinawag na idiot, ha, na mga estupido, mga kaibigan, tinawag pang estupido pero umahalik pa rin sa tumbong eh. Ha? Sipin ninyo, di ba? Pati ang Panginoon Diyos, tinawag niya na estupido eh. Di ba? Oh. Eh ikaw pa, naniwala ka lang sa kanya. Di ba? Estupido kan lalo. Di ba? Ngayon, kung talagang gusto natin ito, simple lang yan. Huwag tayong magpa-distract. Kailangan kondisyon ng isip natin na hindi talaga tama ito. At dahil hindi tama, na ang papalit sa kanila, sila rin. O kanila rin. Kundi sila rin, kanila rin. Di ba? Magpapatakbo ng ibang kandidato. Huwag, doon kayo huwag na huwag magpapadistract o magpapa-intimidate o magpapabago ng isipan ninyo. Dahil marami na kayong pagpipilian, malilito ka. Para hindi ka malito, ipokus mo lang ang pag-iisip mo sa track record nitong mga taong ito. Yung iba nga, gumagawa pa lang ng panibagong track record dahil meron na silang dating masamang track record eh. Eh nagkaroon ng opportunity'ng nanalo. So, gusto nilang ipakita sa publiko na hindi totoo yung dati nilang track record na magnanakaw. Ha? Oh, gumagawa ngayon ng bagong imahe. Nagmamagaling, kunyari. Ayaw namin ng face shield. Eh, matagal ko na sinasabi yung face shield eh. Di ba? Na tayo lang dito talaga gumagamit eh. Kung yung China na gumagawa niyang face shield, hindi nila ginagamit eh. Tayo, ginagamit natin. Bakit? Eh di tanong nyo kay Bongo. Di ba? Oh, mga kaibigan. So, meron nang ginawa na hanay lineup ng kandidato. Hindi lang natin alam kung ito'y official na. Gusto nga natin, nantayin natin maging official. Pero, okay naman, tama naman ang basa ko nung una pa lang eh. Wala pa itong pasyang ito ay tama. Wala naman tayong ibang pipiliin eh. Sa mga presidential, kung totoong ito na yung official, mga kaibigan, na lineup ng oposisyon, sa presidente at vice president, sigurado na to eh. Hindi na tayo magkakamali dito. Dahil itong presidente at saka vice president sa lineup na to, walang bahid. May track record na malinis. Mabuti yung track record. Lenny Robredo, president. Antonio Carpio, vice president. O, ano pa hanapin mo? O, akalain nyo ba na dito sa programang ito, magsisimula ang pagpasok ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio sa ibang larangan ng public service sa pagtakbo bilang Vice President. O, dito nagsimula ang pangalan yan eh. Di ba? Na yan ang, kung po pwede, maging senador, maging Vice President, or kahit na presidente pa. Ito na ho, mga kaibigan.
Ito yung nagtaya, di ba? O, si Vice President Lenny Robredo na tatakbong presidente, sino sa akala ninyo? Ito mahirap. Yung sinasabi natin kanina na minority president, yan ang mahirap sa Pilipinas ngayon na mangyari. Na nakukuha ng boto yung maraming kandidato, matitira konti na lang na boto dun sa mananalo. Mga kaibigan, tawag minority president yan eh. Ha? Pag yan nangyari ngayon, tapos na Pilipinas. Hindi yung tapos na laban, sabi raw ni Amy, pagka daw siya tumakbo, si Digong daw, sabi raw ni Amy Marcos kay Digong nyo, pag tumakbo siyang vice president, tapos na raw ang laban. Hindi tapos ang laban, tapos na ang Pilipinas. Iyan ang katotohanan. Sipi mo, magsasama-sama dyan ang lahat ng manduruga sa politika ng Pilipinas. Sino matino dyan? Mga kaibigan, oh, sa presidency, meron bang makakapantay sa sa qualification ni Lenny Robredo? Wala naman eh. Ang kailangan natin ngayon, una, tambak ang boto. Ha? Na ibubuhos natin sa karapat-dapat na manalo. Yun lang ang paraan eh. Hindi pwedeng maging minority. Mga kaibigan, magiging magulo pa rin ang Pilipinas. Yun ang masama kapag may nakalusot sa kampo ng administrasyon. Yung mga Manchurian candidate, yan ang masama. Mga kaibigan, babalik tayo sa minority president. Ha? Mga kaibigan, at ang inaayawan natin, sigurado, pag napuesto yung mga yan, higanti rito, higanti ron ang mangyayari. Ayaw ba nating matapos na yung higanti? Ayaw ba natin ang mahinahong presidente, kamukha ni Lenny Robredo? At ang vice president ay kayang-kaya tayong ipaglaban? Kaya tayong depensahan kahit saan? Napatunayan na yan sa ruling sa The Hague. Na naiintindihan ang international relation. Mga kaibigan, ang pakikitungo sa iba't ibang lengguwahe na nalalaman ng mga bansang yan. Hindi yung language na na salita, hindi yun ang ibig natin sabihin. Kung papano yung tamang pakikitungo, yung tamang lengguwahe, hindi pwede yung lengguwahe ni Digong nyo. Ha? Mga ganon, hindi pwede yun. Mga kaibigan, gabi ng lagim yun. Oh, hindi ho ba? Huwag tayong pumayag na minority president ang maging presidente natin. Kulang sa mandate. Kulang ang mandate. Kaya magulo tayo. Mga kaibigan, eh bali ba, hindi pala marunong magpatakbo ito. Ha? Mga kaibigan, hindi marunong eh. Ha? Kahit sabihin mo pang abogado yan, yan ba, mapagyayabang mo ba yung patakbo na yan? Ginawa mo sa Pilipinas, binaboy ninyo. Ginawa niyong kawawa mga mamamayan dito. Pinagtatakot, nabuhay sa takot ang mamamayan. Mga kaibigan, hindi na lang kumikibo. Sabi nga, natin, naghahantay na lang ng eleksyon. Di ba? Yun, tandaan ninyo yun. Hindi pwede minority president ngayon. Dumesisyon na kayo. Kung ano man ang makikita ninyo sa kanila, huwag kayong papa-intimidate. Alam na ninyong gagawin nila yan eh. Yan na nga yung pinangangamba natin, gagawin nga nila yan. Manindigan kayo. Ha? Merong politika, kamukha nung isang beses, sinabi ni
Senador Trillanes, kung hindi tatakbo si Vice President Lenny Robredo, siya tatakbo. Hindi nyo alam eh, politika yun. Kaya ako hindi ako pumapatol kaagad sa ganun. Di ba? Manindigan ka na anumang posisyon ang tatakbuhin nila, kasama sila sa iboboto mo. Sabi ko nga yung sinasabi ni Rizal noon, di ba? Mamamatay siya na hindi niya makikita ang liwanag ng umaga. Pero ang pakiusap ni Rizal ay ano? Alalahanin ninyo. Ha? Subalit alalahanin ninyo ang mga nangabuwal. Ha? Sa dilim ng gabi. Ibig sabihin yung mga nagtaya, huwag ninyo silang kalilimutan. Oh, may pagmamalaki mo naman yan. Number one sa senatorial, Senador Antonio Trillanes Deport. Bakit? May nagsasabi, wala naman nagawa. Si, tanungin ko sa inyo, si Tita Miriam ba natin may nagawa? Ano bang nagawa hinahanap nyo? Nagawang ano? Ha? Eh, nagkudeta yan kay Gloria eh. Eh, mali lang siya kasi hindi sila nagtagumpay. Di ba? Pero kung nagtagumpay ang ginawa nila Trillanes sa panahon ni Gloria, tama sila. Kaya mo lang sinasabi yan, o kaya lang nasasabi yan ngayon, kasi natalo sila. Di ba? O, nagsakripisyo naman ah. Yung bang ipinaglaban niya, labang kay Gloria, mali. Tama, di ba? Oh, walang hiya talaga, di ba? Katunayan, sa kanya nagsimulang, ibenta tayo, pinagpapatuloy ngayon. Grabe na, sinasagad na, talagang total ano ito? Ha? Sale, mga kaibigan. Oh, talagang todong bentahan na ito ng Pilipinas. Ikinumpurmisyo tayo nang wala sa labag sa ating kagustuhan. Oh, isinusuko ang ating kasarinlan, ang karapatan sa ating mga teritoryo. Mabuti pa nung panahon ng Hapon, lumaban ang mga Pilipino para ipagtanggol ang Pilipinas laban sa pananakop ng mga dayuhan. Di ba? Yun ang katumbas nung katulad nun. Teritoryo yun eh. Di ba? Sinakop tayo. Oh, mabuti pa yung mga yun. Kaya lang, sinisira nitong mga ito. Nilalapastangan ang dugo ha, na ibinuwis ng mga Pilipinong nagtanggol sa ating bayan. Si Lapid Bumabanan. Lapid Fire! Dito, lahat na eh. National Grid Corporation, di ba? Napasok na lahat yan eh. Communications business, ba eh, ano pa yan, VIP, sapagkat ang mga, ano niyan, communication equipment niyan eh, mga tower niyan, nasa loob pa ng kampo ng Armed Forces of the Philippines. Anong sasabihin mong kaibigan ng China? Hindi kaibigan yan. Iba ang pakay na yan. Di ba? Maliwanag na yan eh. Hindi na ninyo pwedeng i-deny yan. Kaya yan ang issue. Siyempre, ito pa, yung malampaya. Atin yan, no? Akalain mo, ibinihinta yung ng malampaya yung share ng Pilipinas ng PNOC, ha? Mga kaibigan, yung share ng PNOC sa Pilipinas at ibinenta rin ng Shell. E di kanya na. Di ba? Mahigit 90% o 90%, ha? Ang hawak ng majority ni Dennis Uy. At hindi pa yon.
Ang balita natin dyan, yung ipinambili, EBS loan. Ha? Mga kaibigan, ibig sabihin ay utang na pakiusap na ginagarantsahan ng gobyerno. Hindi pera natin. Anong sasabihin mong build, build, build? Ha? Na ang investment China? Hindi ho. Kasi yung in-invest nilang pera, eh pinaghatian eh. Kaya kailangan na nilang pautangin ito eh. Bakit? Ibinulsan eh. Oh. Diba? Nung panahon ni Gloria, diba? Binalit, ating binalikan ang mga pangyayari sa panahon ni Gloria Macapal kung kailan nagsimula sa kanyang administrasyon ang pagbebenta niyang West Philippine Sea. Mga kaibigan. O, kaya, alam nyo, sabi nga, ang tadhana, nakikialam yan eh. Kaya nung malapit nang bumagsak sila Gloria, may balita na natakbuhan sila ng $500 million sa Lehman Brothers. Di ba? Nabangkarote yung Lehman Brothers. Kaya nawala yung pera nila kasama. Kaya mayroong inatake sa puso nun eh. O, sipin mo, $500 million yan. O, mga kaibigan. Yung pera, saan galing yun? Eh, galing sa isang Al Maktoum sa Dubai. Ha? Para saan yung $500 million na yun na diniposito sa Lehman Brothers? Pero nawala dahil nabangkarote yung Lehman Brothers. Eh, bayad ng Dubai sa paggamit ng ginto natin. Eh, dito, mga ginto pinag-uusapan dito, mga kaibigan. Eh, meron pa nga silang hindi nakuha eh. Sa panahon ni Gloria Macapal Arroyo, yung settlement sa Sabah. Ha? Galing kay Bolkiah. Yung Brunei at saka kay dating Prime Minister Najib na nakakulong na ngayon, di ba? Ng Malaysia. Yung settlement para sa Sabah. Para wag nang maghabol. Kaya, kung merong hindi na maghahabol ngayon sa Malaysia, mga kaibigan, eh dahil yun sa pera. Kapalit ng pera. Sinasabi ko lang, ha, mga kaibigan. Dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadai sa tiyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Gloria Macapal Arroyo. Nagmamahal sa'yo. Nagmamahal